mga bossing, welcome back to my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay sobrang krisis sa mga pinagdadaanan sa kasalukuyan? Alam niyo po ba mga bossing ko na marami po tayo mga iba't ibang mga pamamaraan para ma-reverse po yung mga nagaganap po sa atin? Instead na krisis, instead na problema, ay panay kaswertehan po mapapa sa atin. Ngayon po mga bossing ko, kayo po isa sa mga naniniwala sa mga gatong mga pamamaraan at nagnanais na mabago ang takbo ng pamumuhay. At instead na krisis, instead na problema, kahirapan, ay panay kasaganahan po mapapa sa inyo. Mainam na alam niyo po ito na kailangan gawin niyo po sa inyo pong kusina at kailangan ilagay niyo po sa inyo pong kusina para maging masagana ating pong pamumuhay. Kaya kung kayo po naniniwala sa mga gatong mga pamamaraan, ang video ito ay para po sa inyo. Ay napakarami mga problemang pinagdadaanan sa kasalukuyan. Aba mga bossing, huwag niyo po iyang pagtisan. Marami po tayo mga iba't ibang mga pamamaraan upang sa ganoon masolusyunan ang mga problema natin pinagdadaanan. Unang-una mga bossing ko, sa ating kusina, kailangan pagpahalagahan po natin yan. Kailangan lagi po ay malinis. Alam niyo po ba mga bossing ko na ang karumihan ay isa sa mga nagdudulot po ito ng kahirapan or ng mga problema pinagdadaanan. Kasi alam niyo po ba yung mga negatibong enerhiya, gusto po niyo yung mga madudumi, gusto po niyo yung mga away-away. Kaya kailangan mga bossing ko, kung gusto niyo po mag-flow sa inyo ang swerte ng tuloy-tuloy at pumasok sa inyo pong tahanan, ay mainam na kayo po yung mas maging malinis inyong pong kusina. Kasi dyan po tayo kumuha ng mga pagkain. Ngayon po mga bossing, ganito po inyong pong gagawin. Kumuha po kayo ng kalahating timbang tubig. Lagyan nyo po ito ng isang kutsarang suka or kaya tatlong kutsarang suka. Ang suka ay isa sa mga napakabisang pangalis ng mga kamalasan mga bossing. Ngayon po mga bossing, yung pong inyong pong lamesa, yung inyong pong lababo, yung inyong pong ano, kailangan ito po ay punasan nyo po yan. Basta maglinis ka muna, sabunin nyo po muna siya magaling. At pagkatapos, punasan nyo po siya mga bossing. Pero ang pamunas ninyo mga bossing, ay kailangan ay basahan talaga na binili ninyo para ipambasahan talaga. Bawal po dito yung mga damit po natin ng mga pinaglumaan. Ako po mga bossing, pinagdaanan ko po yan. Alam nyo po ba yung mga damit namin pinaglumaan? Kasi nanghihinayang kong bumili ng basahan kasi kawikaan ko, gastos pa yun. Alam nyo po ba, yun eh, lahat yung binasahan ko, pati yung mga panloob namin damit, binasahan ko po yan. Misa pa nga po, nagugunting pa ako ng pantalon, yung mga lumang pantalon, lalo na yung mga hindi nagkasya na. Yun, ginugupit ko pa po yan, ginagawa kong basahan. Alam nyo po ba mga bossing ko, ang pagbabasahan ng ating pong damit ay nihalin tulad sa basahan. Ibig sabihin, nasa baba po yan laging ginagamit. Ibig sabihin, hirap po yan, problema. At ikaw ay laging mamatahin ang inyong pong kapwa. Kaya mas mainam mga bossing para kayo po'y gusto nyo na mabago-bago ang takbo ng pamumuhay, ay ibahin po natin yung sistema po natin sa mga ganyang usapin. Kasi yan po ay dapat pagpahalagahan po natin at kailangan wag po natin yung gawin. Proven po yan mga bossing. Ngayon po mga bossing, mainam na kayo po ay pagtapos yung po maglinis, mainam kung kayo po ay meron pong tubig tapos meron kayong binabad na rosemary, mainam mag-spray-spray po kayo dyan. Kasi alam nyo po ba yung tubig, halimbawa sa pang-spray, lagyan mo yan ng tubig, tapos lagyan mo po yun ng rosemary kahit gano'ng kadami. Yun lamang pong dalawa, tubig at rosemary. Mag-spray kayo sa main door sa inyo pong kusina para tuloy-tuloy po ang pasok po ng swerte. At mainam kapag po kayo nakapag-imis na, nakapag-spray-spray ng ganyan, kayo po ay maglagay ng halaman. Halimbawa, ang halaman po natin ay mga bamboo plant na ganyan. Or kaya yung ating pong jade plant, ilagay nyo lamang sa isang magandang lagayan. Pagkatapos ilagay nyo rin po yan sa may kusina or kaya po sa may salas po natin. At yun din po itong ating bamboo plant. Pero ako po mga bossing ko, ito ay nakita ko sa isa sa mga mayayaman ko na bossing, na napasyalan ko po mga bossing, ay siya po yung napakaraming bamboo plant na ganyan, na nakalagay sa base na ganyan-ganyan din po, na nakalagay sa may kusina po nila. Sabi po niya, mula doon po na kanya i-maintain, kumbaga yung tubig ay buhos lang ng buhos, kasi nakalagay po yun sa tubig eh, yung po ay mini-maintain niya ang kalinisan. Alam niyo po ba, mula doon nang dumating yun, parang napansin niya yung negosyo nila ay lumakas, tapos kumbaga naging magaan yung daloy ng swerte. Pero syempre mga bossing, lagi niyo po tatandaan, kung ang swerte hinihingi po ninyo ay may involved na pera, kailangan isasabayan natin ito ng sipag at syaga, kasi maaaring
maaaring kayo po ay umasa lamang po sa swerte, wala pong ganun. Kaya kailangan natin ng ganyan upang sa ganun, maging very smooth natin makamtan ang ating ninanais. Yung kumayod kalabaw man po tayo, ay nakikita naman po natin ang ating mga pinagpapaguran. Ang masaklap, kumayod kalabaw ka na, pero hirap at hirap pa rin. Yan po ilan sa mga magaganda na dapat po ay magawa natin sa ating kusina at maglagay po kayo ng ganyan upang sa ganun, maging maaliwalas o kaya maging malamig sa loob ng ating tahanan, maging sa inyo pong kusina. Dahil kapag po yan ay mainit, maalinsangan, nako, dyan po magsisimula yung nakaka-pressure, away-away, ay siya. Ang iniinganyo nyo po dyan ay negatibo. Kaya kailangan, baguhin po natin yung ating pong sitwasyon sa mga ganyan. Ganun din po, lalo-lalo na yung inyo pong lutuan, kailangan lagi po yung malinis. Punas-punas lamang po, tapos brush-brush po yung ganyan. Kailangan lagi po yung malinis para dire-diretso po yung flow ng swerte. Mainam din po na huwag kayo magpapawala ng orange at ganun din po yung ating bawang. Perfecto po yan. Lagay nyo lamang po sa may lamesa po ninyo. Yan po, or kaya pomegranate. Yung tatlong yan, yan po proven na napakaswerte, lalo-lalo na sa kasaganahan. Kaya kung kayo pinaniniwala sa mga gato, mga pamamaraan, asya mga bossing ko, lumarga po kayo, proven po ito. Yun lang po guys, salamat po sa panonood. And don't forget to subscribe my channel. Ayuda na mga salitain ay mga magaganda. Kalimutan na po ang mga pangit na salitain. Dahil hindi po yan makakatulong sa ating pong pag-unlad. Yan po ay krisis, taglubog po dyan. Kaya kailangan bago-baguhin po natin yan. Yun lang po guys, salamat po.